sa pagsugod. Sige. Isa pang sugod,
Dapat lang po na ito ang pagsigawan ng mga lubuhat ng Lord ng kayuhan sa pinag-uwi. Sumod sa buha kasimana. Kaduha kasimana magtanawa ng nagkakita. So, magsugod ka kay Brother Lucky. Kay Brother Dominic. Isang live. Pasalamat ko kay Lord. Ganang buhay. Ganang thankful ko sa iya ha. Sa kong mas manauna, last week nilalong na ko sa lupo na safe ako pa uli. And good. And then, kagahapon, sa bunsa ka, kapagahapon ko, nagatatag siyo may kaya. Pasalamatan ako itong kahapon sa bunsa ka, kagoot. Pero kung nauna ito kay Lord, na happy ba? Nga Lord, salamat kay mga tao concern na. Tawag ko dito kung nangangani kahapon. Pero sa benefit lang ana nang gud tapos po ano ganina sa City Hall ana happy ko pero muna huna word dito si Lord ako muna huna sa buhay may makuha or wala ang importante is si Lord ang nasa muna huna yun wala ko na wala ko yung kapoy wala happy ko para to na dami ang gipon ni Lord sa kong mga simula muna niya tag Gracias.
Pinod yun, maayo ang Ginoo, dili lang kanako, natod yung tanan. Okay.
bisan pa no yo aning COVID, kita ko na ko diri nga padayon jud ang buhaton diri ako. Kung mao jud ay ginakuha nga pag inaon sa bitaw, nanabili gid mao nga buhaton sa Ginoo kay mao jud ang important thing. So, dapat dai ko i-share tanang naluwas ko product dai ko sa children ministry sa una. Anang sa mga pamilya ako ang pinakauna nga nahimong Kristohan nga kay na sa una na ay nagatudlong bata din na join ko and then niabot ang time na nakasabot ko sa pulong sa Ginoo kana ako gidawat as personal na manluluwas si Kristo and then napabaptize ko and then nagbunga ang tanan na nagpalo ako family na luwas ko sila ko kana lang tingali ang ako pasalamatan ang dumong himaya sa Diyos. Hindi ang Diyos ang doon sa ligaya.
kausaban, pinaagi sa sa among padayon sa pagtudlo. Hmm? Usa sa pagsalig sa among mga pag-ampo. Kaya itong mga pag-ampo, ay kapuslan na kung di na ito ubanan sa ito ang pagtudlo, pagpanitun, pagdisiplina. No? Mag-ampo lang tabiaan lang na ito, wala yung Diyos na. Para sa ito ang pagtudlo. Kinahanglan yun, ang atong pagtudlo, pagdisiplina, pag-ingon nga pagpasunod. Di manggit sa namahin mo, diya nata mo ingon nga, ginawa ito na lang yung bahala. Kapag di na ito ingon nga, kaaway na ito sila, padayon lang niya bundig tayo. Na ingon nga pagsulti, ingon nga maayo para sa ilang mga bumog. So, kinakamang ito pagiging salamatan sa Ginoo na kinabuhi na po nag-isulti sa Ginoo na mauni ang angay himuon na makahimot kapagsulti tinuon, makahimot pa padayon sa pangbuhat umayo. Agad salamat. Amen. May gabi sa tanan. Ako po, dili po na ako kawang na pagpasalamat sa atong buhay na Diyos. Kaya kagawa na kasi mga nagkaroon matakakuan na atong Wednesday kay nagbagyo. Kaya po akong pasalamat sa iyang gihatag na kanunay na kusog kabaskog sa tibuok pamilya. Dako nga akong pasalamat sa atong buhay na Diyos sa iyang pagkamaayo. Bisan tuod na mga sakit para nag-ubusip on. Salamatan niya po na kong Ginoon. Basig na mga purpose o rason ng Ginoon ni Ana. Pasalamat ko sa iya ha kay bisan na mga gagmay lang ng mga balog sa kinabuhi iyang hapong basta muduo lang giday kaniya dilidyog kaniya biyaan gay. Naagbit siya kanunay. Muna ang dakong pasalamat sa Ginoon. Protection niya sa tibuok. Simana. Duha na kasimana. Nga, protection. Nga, layo kayo sa mga kakulian ba? Nagihapon siya kanunay kung sa inyong ipangayo. Nag-provide gihapon siya. Katura nga kung pasalamat natin sa itong buhay ng Diyos. Ako kibali ang lumong himaya. Kaya, magabi sa tanan. Salamat po sa Ginoo nga naka permitting ko karon sa matag adlaw naghatag niya nga blessing sa akong pamilya labaw na sa kaugalingon ug sa pag-guide sa akong pamilya sa nako ay ko pasalamat kay sa matag adlaw wala kinay tabo sa akong pamilya na disgrasya hindi ginagayd jud mi niya power jud kay si Lord. So dako jud ko pasalamat na bisag duha akong pamilya pero ginagayad niya po niya ang pikas na ako ng pamilya o labo na sa pamilya na pikas. So, nagkaroon na ingani ang sitwasyon. Salamat sa Ginoo nga wala niya po kung giyatagan o panang laing kinabuhi kundi ka ng labo tra sa uban nga makabota ng bisyo-bisyo anak. Oh, salamat sa Ginoo nga wadyo ko namutang dra na napita bisag ingani ang sitwasyon ng kinabuhi. Dako ay ko pasalamat sa Ginoo. Og kapag ano niya wala daw pasalamat sa Ginoo. Akong ginabalik ang dungog gimaya atong buhi na Dios. Salamat sa Ginoo sa pagtapo karon o labo na sa walay ulan lang yung itong pratong biyagi na kusog yung ulan. Salamat sa Ginoo kay Nato Gudri karon ang atin ko. Ligyan ako makatin ba kay ulan tao sa balay may magbantay yung bata. Ano ito yun. Trahin ako para makatin karon sa mga ito. Salamat mo sa Ginoo nga kung lagi at last year pero ito sa ito ba ko na nung kinabuhi mga 21st birthday na ako sa unexpected mo doon ko nagdahan mga panginoon. Handaan ko sa akin pa kay ibukong ko na ang handaan na kayo pilong ko marag bata na ba? Huwag ko na ano. Sila may gusto mo sila. Marag sila kami excited ko ha ba? Ano ito? Baka nang buhat sa mga talagot ko. Ano ito? Salamat ko sa ginawa itong mga sa pag-invite ako na
tinigsa po naman ito ba? Oo, ito. Sa amin po sa ginawa. Fiction sa Tagadlaw, sa Long Life. Fiction sa Kapamilya. Sa Pan, sa Matagalakaw, sa Matagadlaw, sa Resort, sa City Scan, sa Upsol. Hindi ka po sa Resort sa Matagalaw. Oo, ito. Salamat na okay. Resulta sa financial needs. Yung pinag-provide sa Kapamilya. I pray to God na unta na ilaha po na dawat ang ilahan ang akong pang-pray sa ilahan kay sa kuwan na dawat na nato hindi financial but ito kaayo sa sakit sa akong mga dinikanan sa pangitipon sa ulo sa mong mga trabanting ng mga badlungon muna ha kada semana sige lang kahubo pero nag-pray ko sila rin hindi sa mga distance lang ang semana ba huwag ininom. So, what about ka lang, you know, the Holy Spirit is moving. Siguro, magulang na yun siguro pagpagampo sa matagusa. Kanabi ito, mag-take time, bibi ito, tag-praying, yaga na specific, yun ito, mag-person ito, pag-prayhan ito. So, ay magot, papulan mo ito, mag-pray ito, no? Huwag yun ang tinungod ba, papulan ito, mag-praying niya, ibig na usahay kita, mga servant ito ni Lord, mag-pray ito, muna bitaw ka na, general bitaw tayo, kanang mura wala na ato which lagi na pag-pray ang prayer man God make sure dapat specific siya na sa una ugali na ako na nag-pray ko kay kanya naman dahil kay kung tayo sa Dubai baga kung ang panahon sa una taas kayo pagkaroon niya ang panahon pating gamaya usahin mag tinapunan ko pag-ampo kanagita mag-pray ko in general ito. For example, mag-pray po dito sa simbahan, mo yung nga mo, Lord, ang mga ka-church mate na ko, mga nga ba, in general, bitaw. Pero lahigot po yung mga gods na isa-isa, ang putok sa may nungduman yung mga sitwasyon silang kinabuhi. Yung mga gods sila itaas kay Lord, dahil kaya po. Anyway, God will the glory. I know the Lord is moving maybe para tatagluan, na yung mga sitwasyon na hatay sila sa itong kinabuhi para ta mahahatag ang opportunity no na mabrihan na itong mga kasing-kasing at mga mata at mga nahuna daghan o mga may siguro tanaw na ito magmurag pili kay maayo ang sitwasyon but that's the process of the Lord no? Tutubuan ta niya na yung mga time nga yung pagtudlo huwag yung taong mga trials and challenges hanggang sa masabta na ito later on makainag ka na ah mawala yung ipaagin ko yung ganyan kaya tutubuan ko niya anin no? Kaya na, di ba? So to God be the glory because I know the Holy Spirit is alive and He is living and nag-guide siya pa doon at nag-guide sa tuwa and I know He is staying in each and every one sa tuwa no? Na parang nag-atuto. So mo lang to huwag magpatuan. Kaya sige, napakalang si Lord. Kaya kinsa may naka-assign doon magtudlo. Kaya last week, oh, ako na ba? Ako ba to last? Ay, ikaw to last? Ah, sige. So, wala ko nag-prepare. Kaya mo na ho na abi ko si Alex. Brother Alex. So, Alex man tayo, hindi naman gaya tayo sa tuwa. Praise God. Sige Lord, umutaan namin ni Mother, nagsa may mga gusto ko to sa mga araw. Sige tayo, pag-mention ng book sa Bible, hindi ka na tayo hand to get you. Isa lang, sir. Isa lang. One. Ikan sa Mateo. Ah, Mateo. Mateo ta. Juan. Si Judas na so. Judas, lalo na siya sa Old Testament. Sa Old Testament na ito? Oo. Ang ikan Mateo, hantot Ebreo. Ebreo, Marcos, Lucas. Si Pogo, ito. Oo. Si Juan na lang. Ito lang sa Lucas. Sa Lucas. Sige. Feeding chapter where?
Ngalo pa. Mas kinunsa. Lampin. Lampin. Murag. Ah? Lucas 320 ba? April lang. May lang. Okay lang. Inuha. Okay. Bato magkagusta ng Lucas 320. Lucas 3? Sige. Pagsuntin verse kaya. Kaya. Isang verse lang pwede mo kaya. Numero. Lucas 3. Okay. Lucas 3:19. Apan gibadlong ni Juan, si Juan ni. Apan gibadlong ni Juan, si Gobernador Herodes tungod sa iyang pagpakipuyok kang Herodias nga asawa sa iyang igsoon ug sa daghan pang mga daotang buhat nga iyang nahimo. Amen. So Lord, thank you Lord sa buhang punong ang gobyerno. May igsoon mo ni siya ang istorya sa panahon nga nagwali si Juan John the Baptist, no? Juan Bautista, nagwali siya. Kunya, milabay si Haring Herod. Milabay siya, litsyari, gobernador. Milabay siya sa karwahin niya kung nakita niya ni Juan, kauban niya si Herodias, ngayahang asawa-asawa. No, hindi yun niya tinuloy niya asawa-asawa. Kung gitawag siya din yung pakipuyo. Kaya kanyang si Herodias, siya si Herod, Herodes, naman niya siya asawa. Pero kani si Herodias, mura niya kapuyo-puyo lang. Concubine, kumbaga sa English ni concubine, kung sa Bisaya nga pagkastorya, kami. Okay? Samtan? Wala siya. May tinuod niya term. Para dali, masamtan, no? Concubine, isa nga ikag. So, this one, yun yung word niya, concubine. Pastor. Pinakadalian ng kastorya, kami. Okay? Gibadlong ni si Herodes ni Juan. Tungod, kinasa gi puyo-puyo uya dasay mga daotang buhat nga iyahang nahimo. Karon diri nato masabtan mga igsoon, no? Nga ang kanimang ko mga pagbadlong, una-una si Herodes dili siya follower ni Jesus. Okay, during this time si Jesus wala pa man nagwali. Panahon pa yun ni Juan Bautista, no? Pero kani si Juan siya ang nag-prepare sa dalan ni Jesus, siya ang nagbautismo ni Jesus, siya ang pinakauna na nagsinggit sa katawhan na bawat sila mga sala na sila magbago na. So kanimang kong pagbadlong, isa ni kabutang na ginabuhat sa mga servant ko. Amen? Regardless kung member ba ka sa simbahan o hindi ka member sa simbahan, ihatagan yung taong kanabitaong responsibilidad para kita magwali. Sa ato ang pagwali, kauban yun na diha ang pagtadlong. No? Dili lang sa sunod sa simbahan, dili lang po sa gawas sa simbahan, even sa sunod po sa ato ang paninalay. No? Naagin tayo katungod na magbadlong. So kung naamang galing tayo nakmakita ng mga mali, naamang galing tayo makita ng mga sala na tinabuha, ikaw isang kaka-servant ni Lord tapos hindi ka magbadlong, paninglan ka ni Lord sa imuhang responsibilidad. Ganong wa man mo badlonga ang imuhang igsoon. Ganong wala man mo badlonga ang imuhang mga anak. Ganong wala man mo badlonga ang imuhang silingan. No? Ganong wa man mo badlonga ang imuhang mga membro sa simbahan. Amen? So, kung pananglitan manggaling mabadlungan ka, no? Manglitan mabadlungan ka, na ako yung ipusulat niya sa unang 1 Thessalonians 5:16-18, no? Na in everything, kailangan natin mag-rejoice at magpasalamat. Amen? Pasabutan lang in everything, dili lang sa panahon nga kita is nahimong magmadaogon o kita nahimong magmanipayon. So even to the point na kita mabadlungan, sa nakasabaan, bigat na niya nga magpasalamat ni ako. Yan o magpasalamat ma, it is because nga ka rin magpagbadlong ng isoon, pagkwani ka ng pag-straight nito, pagtuwid sa tuwa ba? No? Pagtuwid sa tuwa. Karon,
every time na magbadlong ta, like for example, no, sa kuha sa pastor, every time na magbadlong ko, di man yun ako manikayan yan ay masilo sa kuang mga anak. No? Yun na ako mga anak, it's because dere, wala ko man po yung nabadlungan kayo. No? Ginagmay pa man ang mabadlungan din. Pero lagi pa ako lagi yung mga panahon yung nakasapaan din ako tinuod ba. No? May mga chances nga na ako isa ka member sa simbahan sa Dubai nga servant na the Lord pagkatapos murag parihaan ni Herodes nga lagi po siya kapuyo-puyo nga laing lahi. No? Karon, bisigihan ko yung ni Bishop. Anas Bishop, ganong ginasigihan pa manalim mo siya o patindog sa pulpit? Kaya naman, mag-opening prayer, usahay, closing prayer, ano, usahay, prayer for the food. Kaya napoy time nga walay backup singer, so nagpa-backup siya. So, every time na makita ni tatay, minus tatay nga, ganong ginapatindog pa manalim mo? Kaya nahog mo na siya, ang main church, si Bishop ang nagdumala. Ang katawang churches nga natindog po, pinaagi sa tabang sa Holy Spirit sa akong kinabuhi, ako po may nagdumala. So every time na magpatindog ang mga servant, ako may nagalista. Pinsay kantaron, pinsay mo opening prayer ron, pinsa ang worship leader ron, pinsa ang MC ron. And, kabalo mo, ang kanyang magong pagbadlong may soon, it doesn't mean na pag napadlungan din mo, nadidig maminang si Moha, is imuha na siyang paniwalaon. No? That's not the way. Nga naman. So, diyan ko kong isa ka example na makita ko na itong verse. Ha? Makita ko na, kadali lang. Lihan nato ning kuan. Lihan nato ning isulti ni Judas. Dito sa 1:12 size. Lihan nato 1:12 size. Sugod na sa 4. Unya, sa mga tinunan ni Jesus na si Judas Iscariote, ang magbudhi kaniya miingon. Nga nung wala man hinuon, ibaligya kaning maong pahumot o 300 kadinaryo, aron ang halin ihatang nato sa mga kabos. Gisulti niya kini, dili tungod kay nalooy siya sa mga kabos, kundili tungod kay kawatan siya. Siya man gud ang maoy pipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kwarta ug nabatasan niya ang pagpangawat ni ini. Na mapansin nato nasulat ni siya sa Juan. Gi-explain diri ni Juan nga si Judas kawatan. No, iya kay siya man gud ang pipiyalan sa kwarta mao na nga nabatasan niya kini. Pasabot ug nabatasan dili lang to isa ka time. Permanente nang ginabuhat, amen. Karon kung kabalo si Juan nga kawatan si Judas, much more nga kabalo si Kristo nga kawatan si Judas. Even to the point, ala gali siya na isa nini kaya Satanas. Tama? Karon mangutan ako. Wala man kong kabasa sa Biblia nga gidisciplinary action ni Jesus si Judas. Ha? Mauna siya kong punto as a pastor dito sa mga simbahan yung digunitan sa Dubai. Kung si Jesus gani, wala naging disciplinary action si Judas, maski kabalo siya nga nabatasan ni Judas nga nagsigig pangawat o kwarta, how much more ako? Pero dilibot pasabot nga magkulang ka sa pagbablo. Muna, niabot yun ang time nga usahay makasulti na hinukong mga sakit yun nga mga pulong ni Lord. Kaya nagbitong, ibog yun kasing-kasing nga mga pulong ba? No? Tungod sa kuwang kasuko, sa ginabuhat sa isa kay suon nga servant na ni Lord tapos nakiapit lang gihapon di na ko mapungan ang sariling usahay nga mahapwa na ko tanang verse hindi pangtaguan na ko nakabalo ko nga sakit madunggan but I don't have a choice, kailangan niyang makamata, no?
But the thing is, if you want to serve, it's up to you can serve. But I'm telling you, ang pag-serve ni mo kay Lord is in vain. Ngano man, hindi man tama yung ginakuha. Waman pong ni Lord nga si Judas mag-serve. Waman gina ni Lord, yung Judas, naging kagpangawat sa ako ang atuang kwarta sa atuang ministry, di na kakapwedehin mong apostol, ha? Disciplinary action sa kakaroon, tumutabunan. Wala yun, anak. Pero tungod kay ang balaang Espiritu Santo buhi, manong ingon, we have to keep on relying with the Holy Spirit because siya yun ang master sa simbahan karong panahon. We need to keep on trusting Him nga siya kabalog siya kalusarin niya tanggalong yung tawana. No? Whether you like it or not, maski wala to disciplinary action ni Lord si Judas, niabot ko ng panahon nga si Judas ay pakamatay yun doon, naputol ko niyang pagkapustol. It's because the Holy Spirit di siya kaya nga makip na na ay isa ka-servant niya na nag-serve siya ha, ngayon na ginabuhat. And I believe so because until now, ang kanina servant ka nun, wala na yun siya nag-serve sa simbahan. Kanina po, ang anak sa simbahan nito nga sige gapo, kabit-kabit gapo. Karon wala na nag-serve. I don't know what happened. Siguro na-move daw siya. O siguro na guilty na siya sa iyang ginabuhat. I don't know, but definitely I know the Holy Spirit removed her. Tanggalon mo yung kanil Lord within your life and your life. Because God is holy. But the Lord is giving everyone a chance. No? Ang trabaho na mo nga mga pasto, mag-remind sa imuha, bahala pag sakit pa ang verse na mahatag sa imuha, bahala pag matamaan niya mong kasing-kasing, masamdan mong kasing-kasing, but we need to remind. Muna sa chance nga ang Holy Spirit maghatag sa mong panahon para ka magbago. Pero maabot ganyan tayo na hindi ka magbago, one day, makita na lang nimo ang kalayo sa mong kasing-kasing na out na, napalong na. Di ka kabalo kung ano, baka kang kabalo kung ano sa nagsuto. Mapalong yun na, whether you like it or not, because God is holy. Hindi yun na siya pwedeng. Tinoo, daghan kitag mga kahinaan, no? Pero mo na kung i-explain katong na isa ka bayot nga nag-istorya dito sa Christian group. Mo na ingon. Ana siya, may love daw siya ng lalaki. So karon, tanang tao nag-condemn sa iya ha. I-condemn siya pero talaga na nag-condemn 87 ka book, ihap na ko mga comment nga nag-condemn. 87 ka book nag-condemn siya kay tungod kay in love siya ng lalaki. Ingon sila nga wala na kay kaluwasan. It is not true. Why? Ang last of desire, my son, kaling desire sa itong kasing-kasing, kaling last fullness, hindi po pasamutan na mag-end up na siya o sala. Ha? Unlike kay Herodes, iyahamang ikuyo-kuyo mangyod siya. Sala, yun. Kaling last full desire sa itong kasing-kasing, like for example, kawatan ka. Ha? Before ka itawag ni Lord, isa ka kakawatan. Si Satan, nga nagtanaw siya mong kinabuhi, nabilit tayo ng iha kang tintanon. Tintanon din kaniya, kung saan mo ka napagtintan, saan siya sa pagpangawag kay mama niya kinabuhi sa nagkawatan man ka. Tintanon ka, mo na mukalit masipag pastor na ka, mukalit na ka kayo na, kanindot ka lang, ipalikuhan ko na yun. No? Kaya nagay demonyo ha, may demonyo manintan. That's the desire. Kaya mong sulod sa mga kinabuhi yung nana. But, it doesn't mean na magkasala ka nga naman. If you are connected with Jesus, the Holy Spirit will intervene. Ipahinundom niya ang mga pulo ni Lord Simuha. Ipahinundom niya ang mga maayong balita ni Lord na ikihatan niya Simuha. Now, unsa step 3, it's your decision whether to follow or not. If you will not follow, then you will commit a sin. But if you will listen to Jesus, to the Holy Spirit, kung ma-avoid mo ang sin, tama ba o mali? Now, if bayot ka, kung sa manday, itubo'y sa imuha ni Satanas, di siyempre, guwapo yun. Tama ka mali. Kung tumbo'y ka, pakitaan yung kagwapa po ng babae. No? Kung bayot ka, pakitaan yung kagwapo ng lalaki. Itubo't kay naamang yung tayo, last for desire. Inga mag-is, Lord, no? Though you are evil, di ba? Kung ikaw magali, evil ka, baka hatang magali kay maayo utang sa imuha anak, how much more nagmanap ng last night, tama? Namin kita yung evil desire. Lagi mo gawas sa tuwang ng mga lustfulness, mga desires na itong lawas. But it doesn't mean you need to commit, you have to commit a sin.
Now, kay Herodes, iha nang ibuhat. Nakipagpuyong-puyong na siya. Amen? Tama ba kaya? Nasa tanim ko yan. Kaya ikaw niya, ito, nangyong kabayan. Karong, so tihan yung takastama. Mainabang yung kagalaki. That's the thing. That's the, tingnan ko dapat yung pinikalingon, no? Magkukuha ko yung guys, because mong pinilastful design nyo. But it doesn't mean na mag-commit ka o sana. Because the Holy Spirit keep on saying, avoid sexual immorality. Tama ba? Ayan na na siya. Nasaktan ba? Maskin pinsa sa tuwa dati makintan. Pero sa ingon sa 1 Corinthians 4:13 to 16 yata na, I think na, walay anpo, tumasahan. Unang Corinto na, 10:15 na. O, tumasahan na. Unang Corinto, 10:15. Usahay kita nga kami nga mga pastor, ano? Kung naghuli na kayo ba? Gusto ko kita magkundi na ba, no? Kalimutan sa tagitan. Kasi ako, maunan mo kasi maka-worried ko sa kay kaya imbis kaniya kong Christian group, kung makingala mo, anong kanina ang pastor din, grabe kayo magkundi na. Tama, pati? Kumbasa pati, di ba? 10:13. Ang tanang tentasyon nga naagyan ninyo, naagyan usap sa kadaghanan. Tama o mali? Diba? It's common. Kaya ang Diyos mutuman kayo sa iyang saan o dili siya mutubot. Di siya mutubot nga tintanon ka mo labaw sa inyong matahog. Amen? Sa panahon nga tintanon ka mo, maghatag siya kaninyo o kusog. Aron magka lahutay o unya makalingkawas gikan ini. Amen. Mao gyud na siya magsun. There is no temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful, he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it. Amen. Saktan. No. Mao na ayaw ka problema. No? Ayaw ka problema. Kaya normal mo gina siya. Ano mo gina siya mekso, no? Kung gusto mo usap atong sarili, ang physical nato, lisod ka na usbon. Nga naman, physically naanda nato na eh. Muna ako ang giyagyan sa pagkabata pa. Ha? Like for example, kung ikaw palahubog ka, nakihin mo kakaroon Christian, no? Kanang physical nga part, kanang bito makakita kang inunong nga murag mo ugad ay ni mantutunan, normal na kay reaction din na si mong nawas kay naanad kag pinakatuig nga mo na yung ginabuhat. Nasabtan, kung ikaw bayot ka, kanay mong wing nga pagpanulti, kanay mong paglakaw na mong kimpot ka, kanang kamot nga murag mo lagyo-lagyo ka na, physically, lisod na ang galon. Nga naman, mo na yung naanda ni mo, gikan pa sa pagkabata, hantod na kaming dako. Antod na nailhanin mo si Jesus. But, how about emotionally? Then emotionally, mo na ang lingon nga nagi mo akot nga temptation. But with fervent prayer, with the help of the Holy Spirit, no, with the help of the Word of God, kanyang Bible, dagan siya ipainundong sa iyo ha, pwede na siya nga malikayan. If, maminaw ka niya. Unsa naman ang pagpaminaw, mo na ang part ni mo. No? Muna na yung mga part. Muna na yung mga decision making. Sa time niya natintal ka, pahinunduman ka ni Lord doon sa mga pulong niya, the next thing is your decision, either to follow Him or not to follow Him. Nasabtan? Nasabtan ba? Muna nga, makainun ta, makalikayun ta. Amen? Makalikayun ta. Dito na maging temptation. Lagi mabot. But the Holy Spirit is giving us self-control. The Word of God is encouraging us always. Huh? E kung mayon ka nga, di na kumatintan,
I don't think so. Kasi si Lord gitintal man. No? Katulong man din gitintal si Lord. Tama o mali? Kung si Lord magaling gitintal, kinsa man ang Superman karon nga Kristiyano karong panahon na nga dili matintal. Ay kung si Lord gani gitintal, pero unsa may gigamit ni Lord? It's the word of God. No, nikapit siya sa mga pulong sa Ginoo. Mao na nga huwag imilaog sa Satanas yung pinabuhi. This is one example na pwede na ito panghawakan. Magilit ang musama kay Herodes na upuhat yun sa salat. O ito, wag na siya yung hiwan. Undangan na, mga kasaypanan mo, undangan na yung pagpanglabit. I mean, siguro wala may nagkabit-kabit din sa tuha, but maybe engage po tao lahat po niya mga salat po. Tama? Karon kung panalitan gani makapamadlong mo ha? For example, mabadlongan ninyo yung silingan. For example, mabadlongan ninyo yung mga anak. For example, mabadlongan nato atong mga kaigsoonan sa simbahan na among imasilo. No, tama? Agree ba? Na imasilo. Ang responsibilidad nato ang matigpamadlong, wala na nag-end sa pagpamadlong. Kano man, diyan sa kapulong ni Lord. Matthew 5:23. Diyan sa kapulong ni Lord. Minawa din yun, ha? Busa, inigdalaan na ninyo sa inyong halal. Ngadto sa halaran. Asabot na ikristuhanon. Amen? Mahalag God. Unya, dito nakahinumdo mo nga nasilo kanimo ang imong isig kataw. Isig kataw means it could be your wife, it could be your husband, it could be your daughters or si or son. Pwede ngayon mo ang silingan. Pwede. Pwede imong mga parinti, pwede imong mga miyembro sa simbahan. If nakahinumdo mo nga na yung masilo, ha? Ibig na ito, malikayan nga na yung masilo. Every time na madlo ito, kung sa may inyo ni Lord, biyae ang imong halad at tubangan sa halaran o at tua dayon ang imong isikataw o pakikuli una kaniya. Ganong una man, ito mo, galing na silo, di yun na makipag-uli ni mo una. Kasaptan, maskin pag ikaw ang tama, maskin pag kita ang tama, galing na silo, kaya na silo man na, di yun na maduol una. This is the only way nga nung kaluoy sa Ginoo, hantun nga ni hawak kong Dubai, intact yun tanan ng akong leaders for 14 years. Intact tanan, huwag ginalagas na masigusa. Buhit pa man yun na silang tanan. Naapa man yun na, kung friend na sa Facebook, makita man yun na ninyo, pangutan-antanan na sila, kita na mga gentleness niya. For 14 years, intact yun silang tanan. Yan naman. Kumagin akong kamadlong. Sumapa ko, gimisin sa inyo, di ba niya, gentle mang kamamadlong yan, kaya human yung kamadlong, libre mang pagpagkaon. No? Yan naman, bisugo mong hunta ni Lord. E kaning mga nangasilo sa toa, di yun na muna yung pangayot sa ilo, 100% sure. Muna, specific na ni Lord. Pakikuli una kaniya. Unya, balik sa halaran o padayuna ang iyong paghanad sa Diyos. Kasaptan, ha? Kita nga mga amahan, pagmamadlong gani mo sa inyong mga anak, ay mo pagtuo nga, okay lang na, kaya anak ko man na. Huwag man na siya choice ba, mga espiritu nila sa kuha. Hindi ko yan na yung nana. No? Sumagod, kuya laki, kapilat ka na madlungan. Diba? No. Huwag mo kabalo kung nasinong pa sa kuha o din eh. Tama? Pero muna may yung story sa mga ano. No. Huwag mo kabalo kung sa pagbando ni mo, masilok ka. But the thing is, ako na lang yung relasyon nga, basi kung ano patong masinong iskriolaki sa kuha. No? Hindi man pwede kita kapadlong ano. Bona si.
siya. So, for example, katong sa imuhang mentoron, sa imuhang igsoon, nasilok man to ninyo. Maski tama mo, siya ang mali, nasilok to ninyo. Amen? Kami ang muna. O sa inyo sa Bible? Ikaw na. O sa inyo sa Bible? Kung nakahinom to mo, nga nisilok sa inyo isi kataw, ibilin ang iyong hata, ang iyong halad, diha sa, actually sa English is sa hagdanan, hindi sa altar. Sa hagdanan, ibilin, kaya ang kanamang kung altar sa una, nalang ito luka step. No? Ibilin daw sa hagdanan, ibilin diha sa tumangan sa altar, unya, pakiuli mo, o, una. Ang sa una ng pastor, kung nilin niya dawaton, it doesn't matter. Kaya importante, ituman yung ilo ni Lord, yung makikuli mo una. Ayon yung pasati nga mo, matingog na nasa kuha ko hon. Kaya na sino, hindi na matingog. Sige pa kung sa una. Ha? Mahog yung nagbungol. Pero tungod kay Kristohanon man ta, bituduan kita ni Lord, nakita niyo mo paubos, maski pagkita ang tama. Ha, gusod ba? Gusod no? Hindi ba kasi pastor, kay nakuha naman ako na ba? Hindi, burger sa mo dati. Ha? Ah. Isubay ba?